Marami ang nagsasabi na first love never dies. Mananatili raw ang tamis ng unang halik sa alaala at kahit kailan ay hindi mo ito malilimutan. Pero paano kung ang unang pag-ibig ay siya ring maging dahilan ng sakit at kirot na habang buhay ring mananatili sa iyong isip dahil sa isang sikreto na iyong mabibisto? Kakapit ka pa rin ba? Dear Papa Dudut, kumusta? Iba pala ang pakiramdam kapag binabalikan at sinusulat mo ang mga nangyari sa iyong buhay. Nakakakaba rin pala kahit ako lang mag-isa habang ginagawa ko ang sulat na ito para sa inyong programa. Nakakanerbiyos yung alam ko na kung sakaling mapili itong sulat ay maririnig ng ibang tao ang kwento ng aking buhay. Pero nakaka-excite din dahil sa tinagal-tagal ng panahon kung sakali ngayon ko lang maririnig sa radyo ang sarili kong storya at makakarinig ako ng opinyon galing sa iba't ibang tao na hindi ko naman kakilala. Isa pa ay naglakas loob akong sumulat sa inyo para na rin magbigay ng halimbawa o lesson sa mga taong posibleng nakakaranas o posibleng makaranas ng katulad ng aking naging sitwasyon. Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Nix. Nasa tamang edad na rin naman ako nang mangyari ang kwentong ito ng aking buhay. Pero hindi ko talaga akalain na isa ako sa mga mabibiktima ng pagkakataon na nagpabago din sa aking pagkatao. Ang sabi nila, lahat ng bagay ay may dahilan. Siguro isa na ito sa dahilan. Ang makapagbahagi ng kwento na pwedeng gumising sa mga natutulog na damdamin ng ibang tao. Papa Dudut, nagsimulang lahat sa simpleng kwentuhan na hindi ko iniisip na pwedeng maghatid sa akin sa isang sitwasyon na kahit na anong mangyari ay hinding-hindi ko na makakalimutan. Papa Dudut, pinsan ng pinsan ko si Dance. Matagal ko na rin siyang kakilala dahil tuwing may handaan ng pamilya ay lagi din kaming nagkikita. Hindi siya kagwapuhan o may kaangasan ng dating. Kung may isa siyang katangian na makikita agad, yun ay ang pagiging mabokal niya at palabiro na hindi nakukuha talaga ng atensyon ng tao. Madalas akong kulitin ni Dance na liligawan daw niya ako. Bagay na hindi ko pinapansin dahil sa tuwing sinasabi niya yon, para lang siyang nangaasar. Isa pa kung sakaling totoo man ang mga sinasabi niya sa akin na may gusto siya sa akin ay parang malabo talagang mangyari dahil hindi ako papayagan na paligawan ng mga magulang ko. Lalo pa at si Dance ang magiging manliligaw ko. Mahabang kwento pero hindi kasi gusto ng pamilya ko ang pamilya ni Dance. Hindi pagkakaintindihan ng mga matatanda na nadadamay ang mga mas bata at kami ang biktima noon. Kahit pa ilang ulit kong pinagbabawalan si Dance, naligawan ako kahit pa halos ipagtabuyan ko na siya. Sa tuwing pumupunta siya sa eskwelahan na pinapasukan ko, ay talagang mapilit ang lalaking yon. Kahit na alam niya minsan na nagdadahilan lang ako para maiwasan siya, ay hindi pa rin siya tumitigil. Okay naman sana siya. Nagkataon nga lang na ang pumapagitna sa amin ay ang aming mga pamilya. Madalas niya akong i-text noon na tawagan sa cellphone. Minsan nga ay ayaw ko siyang replyan. Kapag hindi ko naman nire-replyan ay hindi ako titigilan sa pagtawag hanggang sa malobat na ang cellphone ko sa kakaring kapag hindi ko sinasagot ang tawag niya. Kitang-kita ko kay Dance noon na desidido siya talaga sa akin. Masarap sa pakiramdam dahil may isang lalaki na naluloko sa akin. Pero nahihiya na rin naman ako sa kanya dahil kahit na ano pang gawin niya ay malabong maging kami dahil sa mga dahilan na hirap kaming intindihin. Papa Dudut, alam kong mahirap ang sitwasyon ni Dan sabang nililigawan niya ako. Halos imposible na nga ang mga pinapagawa ko sa kanya pero tuloy pa rin siya sa ginagawa niyang panunuyo sa akin. Kahit na minsan ay nagmumukha na siyang tanga, hindi ako nakakarinig o nakakakita man lang ng pag-angal mula sa kanya. Ayaw ko siyang paasahin, Papa Dudut,
Kaya kahit na nililigawan niya ako sa paraang alam niya ay lagi ko pa rin sinasabi na malabo talagang maging kami. Minsan nga ay sinasadya ko na siyang pahirapan lalo. Dumating pa sa punto na hindi ko talaga siya pinapansin nang minsan niya akong puntahan sa eskwelahan. Kinakausap niya ako pero hindi ko siya kinakausap. Alam ng iba kong kaklase na nililigawan niya ako. Halos pagalitan na nga ako ng mga kabarkada ko dahil pinagmumukha ko raw tanga si Dance. Pero yun lang kasi ang naiisip kong paraan para tantanan niya ako at tigilan na niya ang ginagawa niyang panliligaw sa akin. Mahirap din naman kasi ang sitwasyon, Papa Dudut. Bukod sa kailangan kong mag-focus sa pag-aaral, dagdag pa dito yung family issues na namamagitan sa amin. Mahirap suwayin ang matatanda sa pamilya namin. Old school kasi ang setup ng pamilya namin. Kami yung tipo ng pamilya na may edad na. Kailangan pang sabihin kung saan ka pupunta at hindi ka pwedeng gabihin. Kaya mahirap talaga hindi lang kay Dance kundi pati na rin sa akin. Marami, Papa Dudut, ang magiging hadlan. Kaya mas mabuting wag na lang kesa dumagdag pa sa problema. Papa Dudut, ilang linggo at buwan ang lumipas. Hindi pa rin tumigil si Dance at makulit talaga siya at parang walang naririnig tuwing pinagbabawalan ko siya. Kapag may handaan o okasyon ang pamilya, iniiwasan ko na siya at kahit tingin ay ayokong tingnan dahil ayoko niyang maramdaman. Nang mga panahon na yon na nagkakagusto na rin ako sa kanya. Mas humirap ang sitwasyon, Papa Dudut, dahil sarili ko at pamilya ko ang kalabang ko sa sitwasyon na yon. Pilit kong pinapalabas na naaasar na ako sa mga ginagawa niya sa kahit pa ang totoo ay pakiramdam ko ay ang haba ng hair ko sa tuwing sinusuyo niya ako sa kabila ng mga hindi okay na ipinapakita ko sa kanya. Minsan tuloy, Papa Dudut, ay hindi ko naiiwasan na may mga nasasabi siguro akong mga salita na nagbibigay sa kanya ng pag-asa para ituloy lang ang panliligaw niya. Alam niyo yung parang ayaw mong sabihin eh bigla mo na lang nasasabi dahil parang umaapaw na sa dibdib mo yung mga pakiramdam na pilit mong tinatago. Basta ganun, mahirap pong i-explain. Ganun yata talaga. May sariling lingwahe ang puso na hindi madaling ipaliwanag. Corny kung tawagin ng iba pero yon ang nangyari sa akin. Siguro nakadagdag na rin, Papa Dudut, yung efforts na nakikita ko sa kanya. Kaya kumbaga eh tumataas yung chance niya na magkalugar sa buhay ko. Hanggang isang text ang natanggap ko kay Dance na niyayaya kong lumabas kasama ang pinsang kong si Randolph. Papa Dudut, dahil na nga rin siguro sa pangungulit at pagpupursigin ni Dance ay napapayag niya ako at napa-oo. May ilang buwan din naman ang ginugol niya sa akin para ligawan ako. Isa pa, sa totoo lang kasi ay may nararamdaman naman talaga ako sa kanya na pilit ko lang tinatago dahil una, para sa mga magulang ko. Pangalawa, ayokong may masabi sa akin ng iba naming mga kamag-anak at pangatlo ay natatakot ako na baka totoo yung sinasabi ng uncle ko sa akin na napaka-babaero ni Dance. Hindi ko alam kung totoo ba yon o sinisiraan lang siya sa akin para nga hindi maging kami. Hindi naging madali at simple ang relasyon namin dahil lahat ng kilos namin ay kailangang patago. Kailangang walang makakaalam. At kailangang walang makakita sa amin na magkasama kaming dalawa. Itinakbo at itinago namin ang relasyon namin ng 2 taon. Kung merong mang nakakaalam noon sa aming mga pamilya, yon ay yung 2 kong pinsan na lalaki. Okay lang naman sa mga pinsang ko dahil alam din nila ang kwento at nakakatulong ko pa sila para pagtakpan ng relasyon namin ni Dance. Masaya na mahirap. Magulo pero kapag kaming 2 lang ang magkasama ay parang nagiging maayos ang lahat. Alam ko na mahal niya ako at alam ko na lahat ng sinasabi niya sa akin ay walang kasinungalingan. At sa lahat ng kwento ay may kontrabida.
At kung may kontrabida sa buhay ko, yun ay uncle namin na hindi ko maintindihan kung galit ba sa mundo o ayaw niyang nakakakita ng mga masasayang tao. Kapatid siya ng mami ko na nakapangasawa or napangasawa ang tiyahe ni Dance. Ang uncle ko na yon ang punot dulo ng lahat ng hindi pagiging okay ng relasyon ng aming pamilya sa pamilya ni Dance. Marami kasi siyang kwento na hindi namin alam kung totoo o yun yung paraan niya para mapagtakpan ang kakulangan niya sa partido ng asawa niya na pamilya naman ni Dance. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano niya nalaman ang relasyon namin ni Dance. Kung may isa ba sa mga pinsang ko ang nagsabi o may nakakita sa aming dalawa nang minsan kaming lumabas. Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang katotohanan kung paano nila yon nalaman. At dahil nga sa mga nalaman ng uncle ko na yon, nalaman niya ang aming relasyon ay nagsumbong siya sa mami ko at kung ano-ano ang kinuwento. Natural naman sa isang ina na protektahan ang kanyang anak kung may hindi magandang nalaman. Hindi ko rin naman masisisi ang mami ko na maniwala dahil kapatid niya ang nagkwento sa kanya. Ang nakakasama lang ng loob sa kwento ng uncle ko, sa 10 sinabi niya ay 11 ang mali doon. Ginawang OA ang kwento para masira ang pagsasama naming dalawa ni Dance, Papa Dudut. Papa Dudut, masakit at sobrang sakit. Pero ano ang magagawa ko kung pinapili ako sa pagitan ni Dance at ng aking mga magulang? Hindi ko kayang talikuran ang pamilya ko kahit pa nasaktan ako ng sobra. Punong-puno ng galit ang kalooban ko ng mga panahon na yon. Dahil alam ko naman na walang katotohanan ang lahat ng sinabi ng uncle ko sa mami ko. Sobrang sama ng loob ko dahil ginawa ko naman lahat ng bagay para maging isang mabuting anak, apo at pamangkin, pero yung simpleng ikakaligaya ko ay parang hindi nila maibibigay sa akin. Nalaso ng uncle ko ang utak ng pamilya ko. Kung pwede lang nasampalin ko ang uncle ko at pagsalitaan siya ng hindi maganda ay ginawa ko na ng panahon na yon. Pero hindi, dahil lalo lang magiging komplikado ang sitwasyon kung nagpadala ako sa galit na nararamdaman ko. Nakakainis lang, Papa Dudut, dahil parang ipinagkait sa akin ang saya, ang kaligayahan na hindi ko naman hinihingi sa mga taong nakapalibot sa akin. Pangunawa lang sana ang pakiusap ko pero wala ring nagbigay. Gusto ko lang namang magmahal at mahalin. Kung para sa kanila maling tao si Dance, ako naman ang nakikisama sa kanya, Papa Dudut. Noong mga panahon na yon ay hindi naman sila. Ako ang nakakaramdam ng lahat, tanging ako, pero wala akong magawa. Para akong bata na kontrolado ang takbo ng sarili kong buhay. Papa Dudut, kinausap ko ulit si Dan sa cellphone ng mas maayos at formal na nga akong nakikipaghiwalay sa kanya. Umiiyak siya habang kausap ko siya, Papa Dudut, at ang sikip sa dibdib habang nagpapaalam kami at parang mapapatid na rin ang hininga ko sa pagbaba ko sa tawag na yon. Alam kong hindi ako naging pata sa kanya dahil hindi ko siya naipaglaban. Kahit pa alam ko na ang lahat ng kwento ay sobra sa katotohanan at karamihan sa mga sinabi ng uncle ko ay kasinungalingan. Wala na akong magawa ng mga panahon na yon kundi ang tapusin ang aming relasyon. At pagbibigay na lang ng pag-asa na kung talagang kami, kami. Parang ayokong matapos ang oras na magkausap kami. Ilang beses kong sinabi sa kanya na mahal ko siya at siya lang ang minahal ko ng ganon. Mula noong araw na naghiwalay kami, Papa Dudut, nagpalit na ako ng SIM card para hindi na niya ako makontak pa. Hindi na rin ako pumupunta sa mga gathering ng pamilya, lalo na at okasyon ng uncle ko na naging dahilan ng pagkasira ng relasyon namin. Pinilit kong makapag-move on at itinuloy ko ang buhay ko na wala si Dance sa tabi ko, pero nandun pa rin ang pag-asa na pwede pa uli kaming maging kami. Pero isang pangyayari ang nabalitaan ko mula sa kaibigan kong si Shane.
Papa Dudut, biglang natuldukan ang lahat sa amin ni Dens. Dobleng sakit ang naramdaman ko kumpara noong naghiwalay kami dahil tuluyan ako nawala ng pag-asa na pwede pa kaming magkabalikan. Dahil bukod sa nakabuntis siya ng babae na barkada ko, pinakasalan pa niya. Noon pa pala may gusto si Lani kay Dens at hindi lang siya makahirit dahil kami pa. Ang bigat ng loob ko at parang yun na rin ang katapusan ng buhay ko. Sandali ako nagalit sa mundo at napabayaan ko ang sarili ko at ang mga tao sa paligid ko hanggang sa may nakilala akong lalaki. Katrabaho ko sa opisina na tumulong sa akin para bumangon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Miko. Minahal niya ako pero hindi ko alam kung mahal ko ba talaga siya ng mga panahon na yon o baka naghahanap lang ako ng masasandalan at kailangan ko lang ng makakasama. Tumagal kami ng isa't kalahating taon pero noong magpasya siyang mag-ibang bansa ay hindi ko na siya nakasama. Parang nananadya ang panahon dahil muli kaming nagkita ni Dens. Hiwalay na sila ni Lani at nasa kanya ang bata. Maliman pero naging kami ulit ni Dens. Nakipaghiwalay ako kay Miko. Alam kong nasaktan ko siya pero mas lalo ko siyang lolokohin kung makikipagrelasyon ako kay Dens habang wala si Miko sa Pilipinas. Pumasok ako sa isang bawal na relasyon para sundin ang tamang sinasabi ng nararamdaman ko. Ang hirap, Papa Dudut, pero alam ko na masaya ako sa piling ni Dens. Sa pagkakataong yon ay wala nang nakakaalam sa relasyon namin. Kahit sino. Mas naging maingat kami at sa relasyon naming yon, may nangyayari sa amin na sana ay ginagawa lang ng mag-asawa. May takot ako pero pinapatapang ako ng pagmamahal na nararamdaman ko para kay Dens. Papa Dudut, nabuntis ako. Natural ay sumama ang loob ng mga magulang ko pero sabi nga nila ay walang magulang na kayang tiisin ang anak kaya natanggap din nila ang nangyari sa akin. Wala akong pagsisisi na nararamdaman dahil yun naman talaga ang gusto kong mangyari, ang magkaanak sa taong mahal ko. Hindi ko inamin sa mga magulang ko kung sino ang ama ng anak ko. Sinabi ko na may naka one night stand ako at dahil sa kalasingan ay hindi ko na alam kung ano pa ang nangyari at kung saan matatagpuan ang lalaking yon. Alam kong hindi sila naniniwala pero tinanggap na lang nila ang rason na yon, Papa Dudut. Naging makasarili nga ako, siguro, dahil hindi ko inisip na may ibang masasaktan at mangungulila. Pero wala naman akong sinira. Una, si Dens, hindi ko inobliga. Pangalawa ay sinunod ko ang nararamdaman ko. Sa mga magulang ko, hindi ko sila pinag-isip masyado. Dahil pinakita ko sa kanilang, sa kabila ng mga nangyari, ay masaya ko. Siguro kung hindi man ako naging patas, yon ay sa anak ko dahil hindi ko pa masabi sa kanya kung sino ang kanyang tunay na ama. Pero nangako naman ako sa sarili ko na darating din ang panahon na ipapakilala ko siya kay Dens. Sa ngayon, Papa Dudut, ay tuloy lang ang buhay ko kasama ang 5 taong kong anak at ang aking mga magulang na umaalalay sa akin. Kahit na hindi ko kasama si Dens ay masaya ako dahil alam kong bunga ng totoong pagmamahal ang anak namin. Hindi ko masabing niloko ako ni Dens dahil hindi naman kami ng mga panahong may mangyari sa kanila ni Lani. Tao lang siya. Tulad ko ay tao rin na may kahinaan. Kung may natutunan man ako sa kwento ng buhay kong ito, Papa Dudut, yun ay yung dapat ipaglaban ang gusto. Ipaglaban ang mahal. Huwag magpa-apekto sa ibang tao dahil sa huli kung meron mang matatalo o mananalo, yun ay walang iba kundi ang sarili pa rin natin. Maging matapang, Papa Dudut, kung mabisto man ang lahat ng iyong itinatago, harapin ang katotohanan. Yun ang pinakamahalaga. Hello? Ito lang, Papa Dudut, ang pagbabahagi ko ng aking kwento. Maraming marami pong salamat sa lahat ng mga tumutok sa aking kwento. At salamat din, Papa Dudut, sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ng buhay ko.
ang inyong kapuso at kabarangay forever. Next.